na hindi daw kumpleto ang punta nila sa Morong kung hindi sila magdadaan sa Lolen. Natapos ang mahabang Vietnamese War noong April 1975 at isa ang Pilipinas na tumanggap sa maraming Vietnamese refugees. Kaya naman, naibahagi na din ng mga Vietnamese ang kultura at uri ng kanilang pamumuhay sa ilan sa mga Pilipino. At dito sa bayan ng Morong Bataan ay may matatagpuang isang hidden Vietnamese karinderya. Pero isang Pinay ang owner nito at hindi Vietnamese. Kaya naman, bumiyahe ako mula Abukay hanggang Morong ng halos lagpas isang oras para pumunta sa Loleng's Hu Chuan. Marahil ito ng pinakasikat na kainan dito sa Morong. Sabi nga nila para ka na rin dinala sa Vietnam pag kumain ka dito. Ang kanilang bestseller ay ang Hu Chu, isa tong Vietnamese noodle dish na mostly sikat sa Southern Vietnam. At saka nga pala mga paps ay makakasama natin ang aking matalik na kaibigan at isang restaurant owner dito sa Bataan na si Paps Rico. Magfo-food trip kami at makakapanayam namin si Miss Loleng, ang owner ng legendary eatery na ito. Miss Loleng? Magandang araw po. Ito po si Paps Rico. Ako po si Chewy at maraming salamat po dahil napaunlakan nyo kami. Unang tanong, Miss Loleng, bakit Vietnamese food sa gitna ng Morong Bataan? Kasi yan ang natutunan ko nung nandito ang mga refugee nung 1982. Nung silang po dyan, yung Bang House. Ah, may bahay po sila dyan. May mga bahay sila dyan. Ano nyo nalaman yung recipe? May naging kaibigan po ba? Sige po, makakakwenta nyo po ba? Naging kaibigan na ano yon yung suki ko. Kasi nagtinda ko sa phase 1. Okay po. Sa phase 1 ng refugee. Naging suki po siya. Nagtinda rin siya ng mga ganyan. Yung kutsu, mga kung ano-ano. Ako naging supplier niya. Okay. Tapos? Tapos yun. Sabi niya sa akin kung gusto ko daw matuto ng pagkain nila. Kaya sabi ko po sa kanya, ngayon lang kami nakakita ng masama kita ng Vietnamese karinderya sa gitna ng Morong. Sa middle ng Morong. Oo, middle ng Morong. Tapos sasabihin ng iba na hindi daw kompleto ang punta nila sa Morong kung hindi sila madadaan sa Loleng's. Opo. Ano po ba sa tingin niyo yung sikreto nitong Loleng's kung bakit at tingin niyo lagi talaga siyang dinadayo? Kasi parang pansin ko po talaga madalas puno kayo talaga. Siguro sa masarap na, mura pa. Mura talaga. Hindi po talaga nagbabago yung presyo. Oo, kasi lahat ng kumakain dito, sabi nila, malaki pa rin yung pinamasahin nila kaysa sa kinain sa bayan nila. Mas mahal pa yung pamasahin niya sa ano, kaysa sa kinain mo. Nakakatuwa lang, Miss Loleng, kasi kumbaga itong tawag dito, itong putahin ninyo, galing sa kaibigan eh. Kumbaga parang pinagkatiwalaan na lang kayo, tapos naingatan nyo maigi. Paps Rico! Ready ka na? Ready na. Ready na rin ako kumain ng Vietnamese food. Miss Loleng, maraming salamat. Ano binihintay natin? Tara! Okay po yan, magaling yan. Simple lang ang proseso sa paggawa ng Hu Chu. Una ay mag-i-slice ng boiled pork. Kukuha ng rice noodles, lalagyan ng cabbage, sprouts, at ipapatong na ang karne. Lalagyan ng fried onions, fried garlic, onion leeks, at Thai basil. Pagkatapos niyan, ay bubuhusan na ng napakainit na pork stock na pinakuluan pa mula sa buto-buto ng baboy. Umorder din ako ng kanilang ibang bestsellers tulad ng banh mi, fresh spring rolls, at Vietnamese salad. Ready ka na? Tara, kumain na tayo! Paps Rico! Ready ka na? Ready na. Ito na pare, ito yung una muna natin habang mainit-init pa. Hu Chu. O yung Vietnamese noodles sila. Famous to, famous. So, gawin natin pare, higup natin sabaw. So, tingnan muna natin sabaw muna. May palang mabango na. Mabango na, no? Cheers pare. Cheers. Pala ka ba cheers? Sarap! Uy! Tingnan muna pa, masarap. Sarap pa. Ang sarap. Ano mo yung, paano siya props? Eh, paano siya, Pops? Medyo manamis-namis, no? Manamis-namis. Ayan, yung pork stock. Masang lasa. May spices din meron. May fried garlic siya sa taas. Tama ka. Next natin, pare. Ginagawa dyan, lalagyan mo ng extra toppings. Okay. Kaya parang very healthy talaga yung Vietnamese food, eh. So, lagay tayo ng konting toge. Magkakamay na ako. So, toge. So, ito, Thai basil naman. Yung Thai basil kasi kahit dito, mabango na, eh. Oo nga, no? Yun nga yung sabi nga, pag Vietnamese food, yung aromatic. Oo, mabango. Okay. Pare!
Cheers. Mmm. Mmm. Sarap. Alam mo, parang may kulang pero ang bango-bango niya. Pag nakasabi ko sa elevator to, parang mapapalimon ako. Nga bango pa sa akin. Hindi nga side. Tatlong karne, malambot. Malambot. Tapos yan yung mint. Ang papalasa sa kanya. So parang, alam mo, parang may menthol flavor siya ng konti. Ganun. Pero, ah, gusto ko yan, chili. Gusto mo yan. Mm. Chili, lagyan natin. Sige, halo mo lang. Ah, halo mo lang. Sige. Sige. O ba, mapapalaban ako. Parang di ko alam na mahilig ko sa mangkang, ha? Sa ko rin. Yan. At chotik 3 scoops tayo. Tapos, lagyan mo pa na ako. Ayan. Sriracha. Sriracha. Ano rin to? Tapos ako rin. Luwin natin. Ayan. So, ready ka na? Isa pang kagat? Ooh. Yan. Cheers again. Cheers. Sarap. Ang sarapin ko. Pag may chili. Sarap. Next natin, Rico. Ito, Vietnamese spring rolls naman. So, very ano to, Vietnamese street food. So, kuha tayo ting isa. So, nakabalot siya sa rice wrapper. Tapos, meron nakitang vermicelli noodles. May lettuce. Tapos, shrimp. Shrimp! 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 So, peanut sauce naman to. Dip natin. Ako muna. Dami rin garlic. Daming garlic. Alright. Cheers. Cheers. Mmm. Mmm. Sarap yung peanut sauce. Ang sarap. Yung wrapper niya, medyo gami ng konti. Vermicelli noodles, parang bihon eh. Diba? Tapos yung peanut sauce, manamis-namis ng konti. Sige lang, mukha niyo. Vietnamese salad combo. So, lalagyan mo ng, ito lang, I think vinegar ata. Oh, look at that. Ooh. Sarap! Ah, para siyang dressing. Dressing, oo. Kasi salad nga, di ba? Tapos sa ilalim niyan, siyempre, may noodles pa rin. So, gawin natin, siguro haluin ko konti. Tapos may spring rolls din ako nakikita. Mmm. Ang cute tong lasa, no? Hindi. Ito, hindi ko alam kung vinegar ba siya kasi may asim ng konti. Kasi manamis-namis talaga. Actually, hindi ko alam kung paano din-describe. Mahirap talaga. Hirap describe. Pero masarap. Tama yung cute yung lasa. Oh, cute yung lasa. Uling putahin natin, Pops. Magsa-sandwich tayo. Vietnamese sandwich. Or ban... Ano ba? Mi. Ban mi. So, makikita mo. Woo! Ang dami. Ano ba to? Ano nakikita mo, Pops, sa'yo? Merong, kamatis, pipino, onions ata ito eh. Oh, tapos ham ba ito? Ito malaki ito, ham no? Oh, ham. Parang ham. Tapos sa ilalim, parang may ground pork ground or ground pork. Beef. Cheers. Cheers. Mmm. Mmm. Dami nangyari. Hindi ko alam kung yung onions, yung ham, yung pipino, sibuyas. Pero nagiging unique yung taste niya kapag nakagat mo yung basil. Mm. Parang ano, kumbaga, harmonious sila. Mm. Nag-harmony sila. Sabay-sabay. Parang orchestra. Orchestra. Parang ganun. Parang magagat nun, habang kinakagat mo, may tumutugtog. O meron, papasok mo yun! Pansin ko nga dito, ang ganda lang ng history. Diba isipin mo, nagkaroon ka ng kaibigan na foreigner, tapos sinuruan ka ng masarap na recipe, tapos ngayon, business mo na. So, sipin mo, kulang 20 years. Kulang 20 years. Sobrang, ano nun, sobrang laki achievement. Oh, salamat. Kain pa rin tayo. Cheers. Last bite. Ha, bite. Mm. I just woke up with a feeling. This is an amazing experience. Nakakatuwa na nabuo ang tanyag na kainan na ito dahil sa pagkakaibigan ng dalawang makaibang lahi. At sa palagay ko, ay naalagaan mabuti ni Miss Loling ang mga recipe na tinuro sa kanya ng kanyang kaibigan. Dahil hanggang ngayon, ay ubod na ubod pa rin ito ng sarap. Once again, maraming salamat, Lolings. Paring Rico, maraming salamat ulit. Oh, thank you. Maraming you. Salamat. Kaya Pops, kung nagustuhan yung video to, huwag kalimutan like, subscribe sa YouTube channel ng Chewy Shows, Pops Chewy. Kasama si Pops Rico nagsasabing stay safe. It's a good night and goodbye. Bang! Lolings.
Hahaha.